Nakahanda na ba kayong hubarin ng lumang pagkatao at palitan ng bagong pagkatao? Nakahanda na ba kayong magpakabanal at tuluyang iwaksi ang kasalanan? Nakahanda na ba kayong na maging ganap na aking? Konting panahon na lang ang inyong hinihintay. Konting panahon na lang ang inyong hinihintay at darating na ang inyong hinihintay. Magpuyat at magpantay. Good morning mga kapatid. Handa na ba tayo? Itong huling araw na to, mapanganib ang araw na to, marami man lalamig, hindi papayag ang demonyo na makasunod tayong lubos. Kaya makikipagpagal tayo ng pananampalataya, makikipagbaka. Napaka-importante sa panahong ito yung panalangin. At ito ang mensahe ng Diyos sa atin sa linggong ito, na maging mapanalangin. Tingnan nyo mabuti kung nagawa na ba ng Diyos na mapanalangin ka. Ako, magpapatotoo ako, talagang nagawa ng Diyos mapanalangin ako. Kasi mula nang maestro ako, lahat ng gagawin ko napakahirap. Hindi ka pwedeng gumawa ng walang panalangin. Hanggang sa araw na to, natutunan ko. Walang malaki, walang maliit na bagay. Yun lang gagawin ko nga sa bahay. Halimbawa, meron akong i-refer na isang bagay. Ipag-pepray ko pa yon, i-meditate ko pa yon, ha? I-vision ko pa kung paano sunod-sunod kong gagawin. Tapos, lagi kong pinag-pepray. Kahit saan ako nagpupunta, alam nyo, napakaganda talaga. Yung kapag ipinag-pepray mo yung gagawin mo, tiyak mag-i-intervene ng Diyos, siya magsasaayos ng buhay mo eh. Kung may palpak doon sa plano mo o sa gagawin mo, siya magtutuwid. At ito'y aprobado na sa akin, kailangan aprobado na rin ito sa inyo. Kailangan, ang mga tao kasi, ang mga Kristiyano ngayon, nananalangin lang kapag loba. Kasi kailangan, lagi ka nananalangin, lagi ka nag-re-recharging, lagi ka nag-charge para pag kinabukasan, malakas ka. Ang Panginoong Jesus, magdamag nananalangin yun. Gabi hanggang madaling araw, pag maglilingkod na siya sa Ama sa araw, hindi siya naglolobha. So, ganun din tayo. Kasi ang kapangyarihan natin is through prayers. Watch and pray that you will not fall into temptation. Magmasid ka, manalangin ka, hindi ka mahuhulog sa tukso ng demonyo. Napakahalaga sa huling araw ng mga panalangin. Prayers is the key to all things. Ang panalangin ang susi sa lahat ng bagay. God sees us and He knows who asks for His help and guidance. So always talk to God and acknowledge everything to Him. He will direct us and guide us in all things. Kaya ibinigay yung bautismo sa Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ang gift of tongues. Yun ang magiging katulong natin eh. Sabi sa Romans 8. Romans 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So dapat mo ma-experience mahina ka. Kasi kung hindi mo ma-experience na mahina ka, hindi ka makakatawag dun sa malakas. Hindi ka hihingi ng tulong eh, pag malakas ka eh. So dun tayo dinala ng Diyos sa pagiging mahina ka na, pahihinain ka pa. Kaya sabi ni Pablo, kung paano ako'y mahina, dun lumalakas ang Diyos sa akin. So, ganun ang training na ginawa ng Diyos sa akin. Instruct ako, napakahina ako. Kaya humihingi ako ng tulong lagi sa Diyos. Natutunan kong manalangin lagi na manalangin. Walang bagay na hindi ko ipag-pray paggagawin ko. Napakaganda naman ang resulta. Ang mga tao talaga ang bait sa iyo. Kahapon lang nga eh, nagpa-repair ako ng pustiso kasi naputol yung dulo, pinapalitan ko. Eh, nalalaglag na ito sa akin, pasisikipan ko. Hands-on yun si Dr. Ganaban. Talagang iniagalan, kaya ngayon, maganda na salpak ng pustiso ko. Hindi na maluwag na nalalaglag. Pag kumakain ako, nalalaglag eh. Pag nagsasalita, nalalaglag eh. O ngayon, maganda na. Napakaganda talaga pag ipinag-pepray mo isang bagay. Kahit mamamalengke ka, papasyal ka, kahit ano ginagawa mo, ipag-pepray mo sa Panginoon at ang Diyos natin ang gagawa, ang magsasaayos ng lahat ng bagay at tiyak na successful. Ang Espiritu naman ang tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat.
So wala sa atin ang marunong manalangin ng nararapat. Lagi tayong palpak sa panalangin. Hindi talaga natin alam, sabi ng Bible. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ang mga hibig na hindi maisasasay sa pananalita. So alam ng Espiritu Santo kung ano ang dapat ipag-pray. Kaya kapag tayo nag-pray na sa pamamagitan ng kahilingan natin sa isip, nagpe-pray naman tayo in tongues. At tiyak yung kapalpakan natin kasi nananalangin tayo sa pag-iisip. Sabi ni Pablo, aawit ako sa pag-iisip, aawit ako sa Espiritu. Mananalangin ako sa pag-iisip, mananalangin ako sa Espiritu. Yung kakulangan ng panalangin natin sa isip natin ang magpupuno yung Espiritu Santo. Kaya napakahalaga. At kailangan praying without ceasing ka. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Eh magagawa mo lang yan sa gift of tongues. Kasi pag nananalangin ka sa pag-iisip, hindi ka na makakapanalangin ng dire-diretso. Ang dami tayo sasabihin. Hindi ka tulad nung nagpe-pray ka sa Spirit. Walang patid yun eh. Kasi ang Espiritu mananalangin sa'yo, hindi ikaw eh. So dire-diretso, walang tigil. So ibig sabihin, lagi tayong nananalangin sa pag-iisip, nananalangin sa Espiritu Santo. Yung lang talking to God, ibig sabihin ng prayers yun eh. Yung lagi mo lang siya kinakausap, nagpe-pray ka na nun eh. Kaya lang dapat meron talaga tayong time of prayers. Katulad ni Daniel. Si Daniel makikita sa bintana, nananalangin 3 times a day. Si David, araw-araw siya na, ang mga apostol, nananalangin palagi. So, inilalagay sa atin ng Diyos ang pusong mapanalangin. So kailangan, sa panahon ito ngayon, lahat tayo dapat mapanalangin na. At ang panalangin natin, all kinds of prayers. Sabi sa Ephesians 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So this is a commandment. Hindi lang ako ang mananalangin sa inyong lahat, kundi bawat isa sa atin, mananalangin sa bawat isa. So walang member ng LCJ Ministry na hindi mapanalangin. Kailangan mapanalangin kapag ito na yung huling araw na kailangan manalangin na manalangin, mapanganib na. Yung aksidente sa paligid, konting aksidente, 6 ang patay, 7 ang patay. Sa pag-alis-alis ng mga anak nyo, i-intercessory nyo yan. Hindi ka natatakot ngayon o kinakabahan na may mangyayari sa anak mo. Kasi naipag-pray mo eh. Sabi ng Diyos, pag pinaniwalaan mo, magaganap yun. So naniniwala ka na ang Diyos ang bahala sa anak mo. Kahit hindi umuwi ito ng madaling araw, kahit dyan ito nagpunta, kahit ano dinadrive nito, may tiwala ka sa Diyos dahil ipinag-pray mo lagi. Lahat ng gagawin ninyo, tandaan nyo. Lahat ng gagawin nyo, lahat ng makikita ninyo sa pamilya nyo, sa asawa mo, sa anak mo, ipagpe-pray mo. Acknowledge everything to the Lord and He will direct thy path. Sabi sa Proverbs 3:6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sa lahat ng iyong mga lakad, any business. Ano man ang gagawin mo, ipagpe-pray mo. Siya ang mag-aayos ng landasin at magtutuwid. Walang bagay na hindi siya itatama. Yung kapalpakan natin, siya ang magtutuwid. Yung kakulangan ng iba, siya rin ang magtutuwid. Magpapadala siya ng mga tao. Kahit ano gagawin ninyo, napakarami kong patotoo tungkol dito. Aabutin tayo ng isang araw sa patotoo ko tungkol dyan. Na kapag pinagpe-pray mo isang bagay, tiyak na may resultang napakaganda, magugulat ka na lang talaga yung mga tao, hindi ka na makilala, ang babait siya yun. Kung makatulong talaga, dahil pa'y tulong ng kapatiran eh. Talaga kung makatulong, tulong talaga eh. Ang bait siya yun, suportado ka sa lahat ng bagay. Bakit? Ipinagpe-pray mo kasi lahat ng gagawin mo. Ang Diyos ang gumagawa noon. Sabi sa Matthew 7:7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan.
So, sinasabi ng Diyos, pray. Ano ba gusto mong gawin ko sa iyo? Pag humingi ka ba ng tinapay, bibigyan ba kita ng ahas, ng bato? Pag humingi ka ba ng isda, bibigyan kita ng ahas. Ano man ang hinihingi mo na may pananampalataya, mangyayari sa iyo. Sabi sa Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So dapat may pagsunod ka sa Diyos, may pananampalataya. Sinusunod mo ang lahat ng kautusan ni Kristo at tawag doon pananampalataya. Lahat ng hihingin mo, ibibigay. Kaya ang tanong mo na doon, ikaw ba masunuri na? Ikaw ba mananampalataya na? Ikaw ba mananamba na sa Diyos? Pag hindi pa, eh hindi nga bibigyan ng panalangin. Sabi sa John 9:31. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. So mapalad tayo, hindi na tayo makasalanan, bagamat nakakasala. Nilinis na tayo ng Diyos, banal na tayo't matuwid. So dinidinig na ng Diyos ang ating panalangin. Dadapwat, kung ang sino mang tayo maging mananamba sa Diyos, so dapat kang tagasunod ni Kristo, mananamba. Ibig sabihin ng sasamba, maglilingkod. Ihahain mo ang katawan mo bilang handog na buhay, maglilingkod ka na sa Diyos, mananamba ang tawag doon. At ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Eh, ngayon, maririnig niyo sa, mapapanood niyo sa TV, ipag-pray ka namin. Pag-pray namin ang lahat ng biktima ng Yolanda. Sa palagay mo, ngayon, titinggin ng Diyos yung panalangin nila. Ang lakas ng loob, magsabi, ipag-pray ka namin. Akala nila, pag nag-pray, tinatanggap na ng Diyos. Hindi. May batayan ng prayers eh. Sabi doon sa James 5:16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng tao matuwid. So yung maningas na panalangin, kailangan tao matuwid yun. E paano ba nagiging matuwid ang tao? Saan ka mamagitan ng Diyos? Pag nagsisikap, sumampalataya ka, gagawin ka ng Diyos na matuwid, banal at mabuti. Sasayo ang Espiritu Santo. Ibabautismo ka sa Espiritu Santo, ibabautismo ka sa tubig, susunod ka sa lahat ng ordinansa ng Panginoon, mananampalataya ka. Alagad ka na nga ng Panginoong Yesus. Ano man ang hingin mo, ibibigay sa iyo. John 15:7. Merong kondisyon kasi. Kailangan ma-meet mo yung kondisyon para dinggin ka ng Diyos. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, mananatili ka sa ulo na nasa iglesia, siya ang ulo, mananatili ka sa loob ng iglesia. At ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, yung mga kautusan, ordinansa ni Kristo bilang alagad, ay hinginin nyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So may kasiguraduhan, didinggin ng Diyos ang panalangin natin. Kailangan lang ganapin mo ang kalooban. Sabi sa 1 John 5. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So kung ginaganap mo lagi ang kalooban ng Diyos, bagamat nagkukulang tayo ng kakasala, ganapin mo yung kalooban, humingi ka ng tawad sa Diyos, magsisi ka, alisin mo na yung kasalanan. So didinggin ng Diyos ang mga panalangin natin. Magiging maligaya ang buhay natin sa lupa bagamat malungkot. Magiging maligaya bagamat malungkot. Malungkot kasi uusigin ka, dadaan tayo sa napakaraming kahirapan, kapigat. Nagagalak tayo kasi tinutulungan tayo ng Diyos. Nagtatagumpay tayo sa buhay sa lupa. Kailangan lang talaga maging alagad ka, maging tunay na mananampalataya. God promises that He will answer our prayers. Sabi sa Psalm 91:15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kanya sa kabagabagan at
laking ililigtas siya at pararangalan siya. So, hihingi tayo ng tulong sa Diyos, didinggin niya sa oras ng kabagabagan. Ang hirap, tas sinong kabagabagan? Kabagabagan. Nag-aanidila ako doon sa word na yun eh. So, ibig sabihin, kapag magulo ang panahon, mapanganib, nagkakagulo, pagtawag natin sa Diyos, didinggin niya agad tayo, poproteksyonan tayo agad. Ililigtas tayo sa lahat ng kasamaan. Nasa 1 Peter dyan eh. 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusan hanggang sa araw ng paghuhukom. So, marunong magligtas sa mga banal. So, ang nililigtas ng Diyos, yung mga banal, yung matuwid. Sabi ng bata, ba't ganun? Bakit nagkakaroon ng ganun sa Yolanda? Di ba mabait ang Diyos, hindi dapat namamatay? Ang hirap paliwanagan, sabi ng nanay, tatay mo, tanungin mo dyan, huwag ako. Kasi nga, ang nililigtas ng Diyos talaga, ay yung mga matutuwid. Di ba nangyari yan kay Abraham? Sabi ni Abraham, Panginoon, paano po kung may 50, 40, 30, 20, 10, doon po sa Sodom at Gomorrah na banal at matuwid, gugunawin yung hindi. Dahil doon sa matuwid na yun, hindi. So, aalisin ng Diyos yung matuwid bago niya parusahan ang isang lugar. Kaya napaparusahan kasi, talagang yun ang nakatakda sa buhay nila eh. May nakatakdang araw ng kamatayan. Kaya namamatay sila sa mga pamamaraan ng Diyos. Kaya napakahalaga na lagi tayong handa. Ang importante, maghanda ka eh. Ano ba yung mga kondisyon of successful prayers? Ano yung mga kondisyones na talagang didigin tayo ng Diyos? Sabi ng 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanyang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So magsisisi ka, magbabago ka ng isip, tatalikod ka na sa kasalanan. Hindi ka na masuwiwain sa utos ni Kristo. Masunurin ka na ngayon. Lagi kang sumusunod. So lahat ng hinihingi mo, ibibigay ng Diyos. Magiging successful ang mga prayers. Sabi sa Jeremiah 29:30. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka iyong sisisisatin ako ng iyong buong puso. So, buong puso tayo maglilingkod sa Diyos, buong pusong susunod sa Diyos, buong pusong mananalangin, buong pusong hihingi sa Diyos ng awat habag, ibibigay ng Diyos. Ang kailangan dito, buong puso eh. Buong espiritu mo, buong kaluluwa mo, buong katawan mo, nakaalay sa Diyos. Committed ka na sa Diyos talaga. Consecrated ka na, magpapakabanal-banal ka na. Katulad ng message ng prophet. Magpapakabanal-banal na tayo. Ngayon, ginagawa mo na ba ito? Handa ka na ba talaga magpakabanal-banal? Pag handa ka na, gagawa na ang Diyos sa iyo. Lahat ng prayers mo, personal, sa pamilya, sa iglesia, lahat ng bagay na gagawin mo, walang maliit o malaking bagay na hindi didinggin ng Diyos. Kailangan lang maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Napaka masunurin kaya lahat ng prayers na dinidinig ng Ama. So, magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus, magiging masunurin, successful ang prayer. Sabi sa Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakampin. So, kaya ka maniniwalang tatanggapin mo na yung hiningi mo. Bakit? Sumusunod ka kasi. Pero pag hindi ka sumusunod, hindi ka masuwain ka, hindi ka makapag-pray ng tama sa Diyos. Eh. Bakit? Alam mo, sumusuway ka eh. Alam mo, hindi ka didinggin eh. Pero kapag alam mo na sumusunod ka talaga, nagsusumikap ka, nagpapagal ka, nagtitiis ka,
lahat ng kalooban ng Diyos, itinutodo mo ng buong buhay mo, buong puso mo pagsunod, alam mo, didinggin ka ng Diyos eh. Kasi yun ang sinabi niya eh. Kapag sumasampalataya ka ng buong puso, ano man ang hingin mo, ibibigay. Ayan, nakakatiyak tayo na ang mga panalangin natin, dinidinig. Sabi sa 1 John 3:22. Anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na kalugod-lugod sa Kanyang panghingin. So, ginagawa mo ba yung nakakalugod sa Diyos? Ano ba yung nakakalugod sa Diyos? Si Kristo. Ano ba si Kristo? Salita ng Diyos. Hindi gagawin mo yung salita ng Diyos, nalulugod ang Diyos sa iyo. Bakit? Si Kristo ang nakikita sa iyo. Nalulugod ang Ama kay Kristo, ang kinalulugdan niyang anak. Eh, ginaganap mo ang kautusan ni Kristo, nalulugod siya sa iyo. Dahil si Kristo ang gumagawa sa iyo. Si Kristo ang nakikita sa iyo. Eh, sumusuway ka sa utos ni Kristo. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Bagkus parusa ay bibigay, sabi sa Proverbs. Ito sabi ng Diyos sa Proverbs 1:23 hanggang 31. Babasahin ko ha. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. So doon lang sa nagsisisi at bumabalik sa Diyos, sumasampalataya, ibibigay ang Espiritu Santo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang nainig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Bili mo, pag naiwan ka sa rapture, pagtatawa ng Baba ng Diyos, kasakunaan yun eh. Bakit? Eh, itinuro sa iyo lahat eh. Binigay sa iyo Espiritu Santo, binigyan ka ng revelation, binigyan ka ng kapangyarihan, tapos ayaw mo magsisi, ayaw mong pasaway, ayaw mo pang sumunod sa Diyos, mapapahama ka, tatawa siya sa araw ng kapahamakan mo. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa iyo, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Bakit? Eh, hindi ka naman sanay manalangin eh. Wala ka pang mapanalangin buhay, tapos sa oras ng hindi niya, tatawag ka, sasagot ang Diyos? Imposible yun. Nakasulat sa Bible eh. Hindi pwedeng kumontra ang Diyos sa isinulat niya. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi na nila ako masusumpungan. Pag naghanap na lang magsusumikap, hindi na masusumpungan. Huli na ang lahat. So, papayag ka bang mahuli ang lahat? Ito na yung panahon, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti, kahit sa iglesia natin. Pero mo, yung masisipag pumunta, sumamba, asa na ngayon? Wala na ako nakikita. Ang daming absent. Yun nga lang eh, yung dekreto na yun ng Panginoong Jesus sa apostol, pag nasusunod mo na yun, sigurado rapture ka na yun. Yung dekreto ng ikaputando. Tiyakin mo sa sarili mo na talaga nagbibigay ka ng buong-buong ikaputando. Hindi ka magnanakaw. Nabautismo ka ba sa tubig para maging member ka ng iglesia? Nabautismo ka ba sa Espiritu Santo para tulungan ka sa prayer, makasamba? At binabautismohan tayo ngayon sa apoy. Daraan tayo sa apoy at malalaman kung sino totoo. Nasa Sikaraya yan eh. Sikaraya Stephen, 7-9. Gumising ka o tabak, laban sa pastor ko, laban sa lalaki ng aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalat, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan.
Madalas mo sabihin itong propesiya to naganap sa iglesia natin. Tayo na lang ang nalalabi. Yung two-thirds na yun, nawala na sa LCJ. Tayo na lang ang nalalabi. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So, ibabautismo tayo sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. So, sinusubukan tayo lahat. Tayo. Bawat isa sa atin, kailangan lumabas talaga tayong banal na nagpapakabanal-banal. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanila sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So pagtawag natin sa Diyos, didinggin tayo. Bakit? Iyong pagsubok sa atin, sumusunod ka talaga eh. Nalalaman natin sa sarili natin na talagang sumusunod tayo. Kaya yung pagsubok na yun, ibinigay sa atin eh. Sinubukan ng Israel, hindi nakalusot eh. Kaya ang pagliligtas na gagawin sa kanila, sa tribulasyon pa. Tayo hentil eh, hindi naman tayo Israel eh. Hentil tayo, ito na yung pagsubok ng pananampalataya sa atin. Para malaman kung ano ba nasa puso mo. So, sunod ka ba o hindi? Sabi sa Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So ito yung lesson eh, para magpakumbaba ka na ikaw mahina, hindi mo kaya. Ang Diyos ang kailangan mo, kailangan mo maging mapanalangin. Kailangan mo laging kinakausap ang Diyos. Bawat segundo ng buhay mo, kinakausap mo ang Diyos. Lahat ng gagawin mo, walang maliit na bagay. Panginoon, ito pong sinulid, isushoot ko sa karayom, tulungan mo ko. Alam niyo nung araw, yan ang naging ano ko eh, therapy. Kasi na-stroke ako eh, hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-concentrate. Ang ginagawa ko, nagpa-practice ako mag-multiply ng 2-digit, saming 2-digit, arithmetic. Ginagawa ko, kumukuha ko ng sinulid, tsaka karayom. Talaga nag-concentrate. Hindi ko ma-shoot-shoot. Hirap na hirap ako, nag-inig ko daliri ko. Hanggang ngayon, hindi ako, ang focus ko, concentration, wala. Talagang 1 to 10, nasa 4 ako. Hindi katulad nung araw na talagang ang tiwala ko sa sarili ko, napakalakas. Ngayon, nagagawa ko lang isang bagay, hindi na sa sarili ko, eh, sa Diyos. Wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mapalad ang tao, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Eh, para mangyari yun, dadaling ka sa sobrang hina mo. Paparilisahin ka talaga, wala kang kapangyarihan sa sarili ko. So, natutunan ko ito lahat. Talagang ito yung tinatawag na School of Christ. Kasi yung School of Christ sa Baras, ibang klaseng School of Christ nangyari dun eh. Yung pinuno dun siya, yung sumusuway sa utos niya. Para si ano ito eh, si Ernie Baron. Ang galing-galing sa impormasyon. Ang ikinamatay nito eh, ano, diabetes. Hindi sumunod sa tinuturo niya. Dito ko natutunan yung ano, cleansing diet eh. Nakasyam na araw ako noon. Wala kang kakainin kanin o ulam. Puro prutas, tubig at fasting. Ginawa mo yun. Tsaka gustuhan ko talagang gumaling. Determinado ko. Nakaya ko, siyam na araw yun, dire-diretso. Walang kanin, walang ulam, fasting lang, tubig at tsaka puro prutas. Eh, mananawa ka sa puro prutas din. Pero kailangan ganapin ko ito. Nakatulong ng mabuti sa akin yun. Nagkaroon ako ng self-discipline. Nagkaroon ako ng self-control. Nakabuti sa akin yun. Ngayon, alam niyo, pag ginagawa ko, isang araw lang, hindi ko na kaya. Isang araw lang ako, halimbawa, hindi ka kain ng kanin at ulam, puro prutas, fasting, tsaka tubig. Hirap na ako sa pangalawang araw eh. Pero minsan, ginagawa ko, kaya lang, pinakamatagal na isang araw. Pero noon, nung ganapin ko ito, talagang kaya rin ako naging malakas na nakalakad agad eh, sa tulong ng Diyos at saka yung self-discipline. Kasi tutulungan ka talaga ng Diyos, pero disiplinahin mo sarili mo. Kailangan ng self-discipline. Hindi pwede careless ka. Hindi ko mo medyo skate. Kumakangasap ka ng pagkain eh. Buti, nakaraas na itong Christmas holidays. Eh, yung kakain nila, mga hamon, bago, beef, mga taba. Buti eh, bukas, meron tayong December 30. Giving of the best. Eh, giving ng ano, Thanksgiving to the Lord. Papasalamat tayo bukas sa Diyos sa isang buong taong nakaraan na hindi tayo pinabayaan, na natili tayong sumasampalataya. Buhay pa tayo.
Gaganapin natin yung sa Acts 2:46, sabi dito. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. So, matibay tayo magkakaisa sa pananampalataya sa loob ng iglesia at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisigayin sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. So, ito yung ginaganap ng LCJ nung araw na hindi maganap eh. Bakit? Eh, hindi naman nagkakaisa LCJ nun eh. Walang katapatan ng puso. Ang mga pinuno, ay naku, hindi mo ba pagkakatiwalaan? Ang mga pinuno ng LCJ, sila-sila nagbabangayan. Sila-sila mismo nagkabahabahagi. Hindi magaganap. So, magaganap lang to sa isang iglesyang totoo na talagang nagmamahalan lubos, matapat ang puso natin lahat, Kristiyano tayong totoo. Tsaka lang magaganap to yung magkakainan tayo na may galak na puso. Magaganap na to bukas. Sana maganap. Sana mangyari na tayo lahat nga talaga nagkakaisa na ng pananampalataya, iisang isip, iisang puso na, iisang pananampalataya na kakain tayo talaga ng mga pagkain na may kagalakan ng puso. Amen.